Sa pangatlong sunod na pagkakataon, natalo na naman po ang Lakers. Ngayon naman ay sa kamay ng Indiana Pacers. Pero hindi katulad ng mga nakaraang talo nila, sa game po na ito ay mas maganda ang kanilang performance in terms of shooting at pagiging sharp sa depensa at sa overall nilang mga ginagawa. Patuloy pa rin ang pananalasan ni TJ Warren na binansagang Bubble Goat. At this game nga po ay nilapagan niya ang Lakers ng 39 points, 5 rebounds on 68.2% shooting from the field. Pero kahit natalo ang Lakers sa game na ito, eh para sa akin, maganda ang ipinakita ni Dwight Howard. Tignan nyo dito mga idol, madalas kasi pinapasok lang si Dwight kapag simula ng second quarter tsaka fourth quarter. Halos buong season, ganyan ginagamit ni Coach Vogel si Dwight. Kaya ayan, kung makikita ninyo sa oras, kasi simula pa lang ng second quarter. Pero nagbigay na kagad siya ng impact sa pagsupalpal nitong layup ni McConnell. Dito pinaka-effective talaga si Dwight dahil nga wide-bodied siya or sa Tagalog ay malapad ang kanyang pangangatawan, bagay na bagay siyang maging screener dahil mahirap lusutan ang kanyang mga screen. Ngayon, maganda rin ang pagkakaroll dito ni Dwight dahil naisama niya sa pag-roll itong si Justin Holiday na mag-aabang kung ipapasa ba sa kanya ni LeBron ang bola. Dahil dyan, may space na si Kuz at kailangan na ipapasok niya yung mga ganitong klaseng tira. Ito pa yung isa kong napansin kay Howard. Hindi lang sa game na to, pero madalas ay ginagawa niya to. Kapag nanonotice niya na may space siya or may chance na makakascore siya sa loob, tinataas niya yung kanyang kamay, ipasa man sa kanya o hindi, at least may option sila na pwedeng ipasa sa kanya. Dito, natapik lang yung bola. Dito rin makikita niyo yun mga idol. Dito ulit, matapos niyang impluensyahan yung layup, binaba niya rin yung bola at pinasa kay Cook. Tignan niyo na tinataas ulit niya yung kanyang mga kamay dito, pero alanganin kaya hindi pinasa sa kanya ni Cook. Kay LeBron niya pinasa to dito sa poste at si Holiday yung bumabantay sa kanya. Kailangan talaga mag-abang ni Miles Turner dito dahil mismatch yan. Kaya ayan, naipasa ni LeBron kay Dwight kaso hindi niya na-finish ng maayos. Dito naman po mga boss, makikita ninyo na magbibigay na naman si Howard ng screen. Mataas talaga ang porsyento ni Dwight kapag nasa painted area siya, kaya may mga defenders na namang nag-aabang sa kanya. Dahil dyan, hindi na nila na-depensahan pa si LeBron dito dahil sa threat na nandyan si Dwight. Maaasahan mo talaga siya kapag binibigyan siya ng mga ganitong drop-off pass. Ito yung hindi masyadong ginagawa ng Lakers at ni Dwight Howard ngayong season. Bihira lang ang mga post opportunities ni Dwight ngayon pero sanay na siya sa ganito dating back noong Orlando Magic days niya pa. Tsaka kahit na may katandaan na rin siya ngayon mga idol, isa pa rin siya sa mga pinaka-aasahan mo sa mga ganyang klaseng banggaan. Kaya dito dinouble team na siya at na-foul. Speaking of banggaan, tignan nyo kung paano siya makipagitgitan sa rookie na si Goga Bitadze. At dito, na-foul pa yung rookie. Bola ng Lakers. Sa susunod na sequence, ganun ulit. Bola ng Lakers. Then sa pangatlong sequence, ayan, na-rebound ni Dwight mula sa miss shot ni LeBron at dinakdakan niya si Bitadze. Lahat yan mga idol, walang babaan. Tatlong sunod-sunod na sequences na nalamangan niya sa pisikalan itong rookie. Dito makikita mo rin yung pagiging agresibo niya. Bali yan, sa game po na ito mga idol, nakuha talaga ng Lakers yung kailangan nila mula kay Dwight Howard. Maging rebounder, screen setter, gawing available ang sarili niya sa painted area, maging agresibo at parating i-overpower ang kanyang matchup. Talo man ang Lakers ngayon pero naging isa sa mga bright spots si Dwight Howard para sa Lakers sa game na ito. Nagtala siya ng 10 points, 12 rebounds at 3 out of 5 ang kanyang shooting from the field habang tumitira siya ng 4 out of 5 sa free throw area this game in only 19 minutes. Ano po ang masasabi niyo sa video natin ngayon mga idol? I-type niyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section down below. Kung nagustuhan niyo po ang ating video ay paki-click lang po idol ng like button, subscribe to this channel at sana nga po ay nag-enjoy kayo. Sa lahat ng idol natin dyan, mag-iingat po tayo, stay at home, and stay safe. This is Jonas PB, and as always, hanggang sa muli.